Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkataong tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ng Panginoon siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog
upang sa pag-unlad na aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tayo pong lahat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan, tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka'y tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligali. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalan. Sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan
ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwang ito ng Setyembre. Unang Biyernes para sa 22 linggo sa karaniwang panahon. Naranasan niyo na po ba? O shout out po para sa lahat ng mga naka-experience na magtagpi ng pirasong tela o para sa kanilang mga damit. Kadalasan no, yung mga tinatapian natin noon ay short. Kapag butas na ang short, butas na yung pantalon o kung ano pa man no, na po pwede pang remedyuhan, nare-remedyuhan natin sa pamagitan ng pagtatagpi. Pero ang natutunan din natin, kung magtatagpi ka, dapat yung bagay. Dapat yung hindi masyadong halata na tinagpian. O kaya naman, nalagyan natin ng konting art no, yung sa pagtatagpi natin sa damit para magamit ulit. Hindi ko alam kung hanggang ilang beses kayong nagtagpi sa inyong mga butas na short. Kahit nga yung mga sa mga may asawa, no, kahit yung mga brief, tinatagpian pa para lamang makatipid. Kasi lagi tayo nandoon sa sayang kasi. No, sayang. At isa ito sa talinghaga na ginamit ni Jesus sa atin po sa araw na ito upang mas maunawaan din natin kung ano ang panawagan sa atin ng Diyos. Si Jesus, kung, no, sa atin pong pagninilay, si Jesus ang tanda ng bagong tipan. Na sinasabing kung tatanggapin natin si Jesus, hindi pwedeng pantagpi lang si Jesus. Hindi pwedeng pantagpi lang ang mga aral na ibinibigay ni Jesus. Kasi ito ay talagang bagong buhay, buong buo, bagong buhay ang alay ni Jesus para sa mga taong tumatanggap sa Kanya. At nawa, no, sa mga araw na ito, patuloy din natin ang pagnilayan, no, yung atin pong mga ginagawa sa buhay. Sa totoong buhay, hindi pwedeng tagpi-tagpi lang talaga. Maging sa atin pong paglilingkod, hindi pwedeng tagpi-tagpi lang. Kaya nga sa unang pagbasa natin sa aklat, no, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sinasabi dito no, na ang katiwala kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon, sa tumawag sa kanya, sa nagtiwala sa kanya. Hindi dapat no, ipalagay ng isang katiwala na siya ang may-ari. Hindi dapat ipalagay ng isang katiwala na siya ang masusunod at gagawa ng kung ano-anong hindi naman iniuutos sa kanya ng kanyang Panginoon.
sa ating pong sitwasyon, maganda rin na mapagnilayan natin itong nangyari sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung nakalabas na ba si Enteng? Nakalabas na ba? Nag-farewell na ba tayo para i-welcome na natin yung bago? Kasi may mga nakalinya eh. Maraming gustong bumisita sa ating bansa eh. Di ba? Kasi maganda ang bansa natin eh. Di ba? Pero paano nga ba talaga kasi yung ugali natin? Yung ugali. Ano ba talaga nangyayari? Tagpi-tagpi lang din ba? Pati sa pag-uugali natin. Tagpi-tagpi lang din ba? Nakukontento na ba tayo doon? Kasi hindi ko alam kung kayo po ba ay nakakalabas pa. Kayo ba ay nakakabiyahe pa. Makikita ano naman yung resulta ng mga tagpi-tagping o patsa-patsang paglilingkod. Yung alam mo yun, kasi di ba, ang Diyos hindi yan madamot. Hindi ko ripot ang Diyos. Kaya nga kahapon, di ba, nung maalala ninyo nang sabihin ni Jesus kay Pedro sa mga mangingisda, ihulog ninyo sa kabila ang lambat. Nung sinunod nila sa Jesus, halos lumubog ang kanilang bangka sa dami ng biyaya, sa dami ng huli nila. Eh bakit ang tao patsi-patsi lang? Na para bang sa inyo ba yan, ang mga biyayang yan? Ano bang gusto kong sabihin sa inyo? Tignan mo mga kalye natin, tagpi-tagpi lang. Kung kaya na kasing buuin, tagpi-tagpi lang, low quality pa. Dito na nga lang, di ba? Sa Dilpan, sa area natin sa Dilpan, tignan mo, lubak-lubak, kakasemento, kakaispalto lang, sira na naman. Di ba? Kala mo walang mensahe ang Panginoon sa atin sa araw-araw. Yung pagkilos, nakakatawa lang, no? Inahunting natin yung nanloko. Pero mo nanloko, nag-iba ng identity, pero nung hinuli, nagpa-picture pa. Parang artista pa. Anong klase? Diba? Yung mga ugali natin na kung makangawa tayo na dapat siyang panagutin. Pero nung nahuli, nagpa-picture pa. Kaya diba, yung ugali natin talaga ang kailangan buuin ng pagbabago. At ang mga kapagpabago niyan ay kung susundin natin, tatanggapin natin ang mga aral na ibinibigay ng Diyos. Hindi pwedeng, ito ako, anong maganda sa sinabi niya? Ito lang, okay na ako. Hindi eh, kabuuan. Si Jesus, bagong buhay ang kanyang panawagan sa atin. Amen? Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ang ating pong itutugon, Panginoon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon.
Ating nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapangingaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguin mo kami, O Panginoon. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holyhand at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangan sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pag-iliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon.
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rosalie na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming katangin sa araw-araw.
karanang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
man namin mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. Ate clamamus, exsulis filii, ate suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarmale. Ea ergo, advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by your gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death, through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning, po. Good morning, Father. Ang simanang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinatay